Magandang magandang hapon sa inyo mga taga Quezon City! Alam nyo ba, ako ay taga Quezon City rin. Kaya ramdam ko ang dugo na dapat na maging Quezon City na dapat ay maging matalino! Matagal na tayong nasasadlak sa hindi magandang pamamalakad ng gobyerno ng Quezon City. Kinakailangan natin ng isang matalinong mayor at vice mayor sa katauhan ni Mike Defensor at ni Winnie Castelo. At of course, kasama dyan ang aking mga kaibigan. Nagpapasalamat ako sa District 1 kay Onyx, Congressman Onyx Crisologo, sapagkat nung bumisita ako sa kanila, napakainit ng pagtanggap nila kay Larry Gadon. At ganun din, syempre, kay Precious Castelo, nung ako ay umikot sa District 2, napakainit ng pagtanggap nila sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. At of course, ang aking boss, si Bing Bong. Boss ko to eh. Yan ay talagang mga matatalino. At of course, kasama ng lahat ng mga konsihal ng malayang Quezon City sa pamumuno ng aming chairman, si Edwin Rodriguez. Nasaan si Edwin? Oo. Ayan. Ah, at saka siyempre, si Congressman Reyes. Maraming salamat. Maraming salamat. At ako ay na... Ah! Ito kapitbahay ko ito sa 6th Street. Maraming maraming salamat. Hiningal ako kasi napasayo ako eh. Kasi napakaganda ng pagtanggap ninyo sa amin dito. Maraming maraming salamat. At ang Quezon City, malaya ang Quezon City! Nakaranas tayo ng matinding pandemya at nakaranas tayo ng matinding dagok ng ekonomiya. Kaya nga, kinakailangan natin hindi lamang dito sa Quezon City, kundi ng buong bansa ng isang matalino, mahusay, malawak ang eksperyensa sa gobyerno na isang presidente na higit sa lahat ay tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. At kailangan din natin ng katuwang ng ating presidente sa pagpapatupad ng lahat ng programa ng kanyang administrasyon. At walang iba kundi ang nagmamahal din sa bayan, si Sara Duterte. At wag na wag ninyong kakalimutan, hindi lamang tayo nandito upang suportahan at iboto ang ating malayang Quezon City team. Kinakailangan maghikayat tayo ng ating mga kababayan dito sa Quezon City na ang iboto nila ay ang buong team ng malayang Quezon City. Mike Defensor, Winnie Castelo at ang lahat ng mga congressman at mga konsehal, sapagkat kailangan din ni Bongbong Marcos ng katuwang sa pagpapatupad ng mga programa tungkol dito sa Quezon City. Alam nyo ba, mahal na mahal ni BBM ang Quezon City, sapagkat iisa lamang ito, isa iilan na pinuntahan ni BBM. At nakita nyo naman yung ating Grand Caravan noong November ay talagang napakarami ng tao. Kitang-kita doon ang pagmamahal ni BBM. Ngayon, sa Senado, kinakailangan din ng katuwang ni BBM upang ang kanyang mga programa ay maisakatuparan. Marami ako mga legislative agenda. Pero kung i-discuss ko yan dito, aabutin tayo ng alas 12 ng gabi. Pero ang sasabihin kong pinaka-importante na programa na dapat ipatupad
ay ang makakapagresolba sa ating mga pagbabaha at pagkatag-init ay ang kakulangan ng tubig sa mga bahay-bahay. Magmula nung napaalis si Presidente Marcos, wala na tayong bagong water catchment system. Wala na tayong mga panibagong dam. Ang mga dam natin ngayon ay sigun lamang sa pangangailangan noong 1984, kung saan ang mamamayan ng Metro Manila ay 6 na milyon lamang. Ngayon, ang mamamayan ng Metro Manila ay 25 million at yan ay dumadagdag pa. Pero ang ating reservoir system ng tubig ay pang 6 na milyon lamang. Kaya tayo nagkakanda hirap-hirap sa tubig. Pero ang nakakainis niyan, tuwing may bagyo, binabaha tayo. Napakalalim ng mga baha at nagtatagal ang baha. Kaya ang solusyon dyan ay magpatayo tayo ng mga bagong dam, infrastruktura na sasahod sa mga tubig ulan sa bagyo upang maipon ang tubig at huwag magbaha ng napakalalim sa Metro Manila. At tuwing tag-init ay magagamit ang tubig sa mga bahay-bahay para sa kagamitan ng tao. At ito ay pwede rin maging patubig sa mga pananim. Yan ang ating kinakailangan gawin. At para naman dito sa Quezon City, ang panibagong administrasyon na ating tatanggapin ay makakapaglikha ng maraming trabaho. Sapagkat nag-usap naman kami dito ni future Mayor Mike Defensor na kanyang kakatigan ang aking mga panukala tungkol sa micro-industrialization. Ano ang ibig sabihin nito? Napakarami ng mga Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito sa pandemya. Ang gagawin ko dito, magpapanukala ako ng mga batas na maghihikayat ng mga foreign investors at mga mayayamang negosyante na magtayo ng mga maliliit na pagawaan o pabrika sa mga bayan-bayan o sa mga syudad upang maikalat natin ang trabaho. At yan ay maipapatupad lamang natin kung ang mga senador na nasa tiket ng BBM Sara Unit Team ay inyo ring susuportahan. At lahat ng aming mga kandidato sa lokal. Kaya ako ay nananawagan sa inyo na suportahan natin ang BBM Sara Unit Team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At of course, ang ating mga local candidates, suportahan natin. Ang sabi nga ni BBM, sama-sama tayong babangon muli. Ang sabi ko naman, sa pagbangon, may solusyon si Larry Gadon. Alam ko na kayo ay solid na susuporta sa BBM Sara Unit Team at sa mga senador at sa malayang Quezon City na team. Dahil matatalino kayo, alam nyo kung ano ang dapat, marurunong kayo, alam nyo kung sino ang dapat iboto. Alam ko na susuportahan ninyo ang malayang Quezon City team, Mike Defensor, Winnie Castelo, dahil ang mga taga Quezon City ay hindi bobo! Maraming salamat! Mga kaibigan, Attorney Larry Gadon!